Talaga nga naman mga tol, mukhang wala tayong magagawa dito po sa ilang mga senador natin dyan po sa Senate of the Philippines. Kitang-kita po ninyo kung kanino po sila naninilbihan. Mukhang hindi po yata sa taong bayan kung hindi sa isang pamilya o isang apelyido. Kasi kanina, nagpa-press conference po itong si Senator Robin Padilla, bagamat itinatanggi niya na kumakampi po siya kay Apollo Quiboloy. Pero hindi naman tangang mga tao, Senator Robin Padilla. Kahit anong gawin mong paliwanag, kahit ituring mo yan na sa paniniwalang relihiyon, which is hindi kami naniniwala, eh lalabas at lalabas sa isipan po ng taong bayan na kinakampihan mo po si Apollo Quiboloy. Ito po ang balita kanina mga tol. Oh. Senator Robin Padilla releases the list of senators who have already signed the written objection on the contempt ruling of Senator Risa Ontiveros against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sino-sino po sila? Siyempre, si Robin Padilla ang nangunguna dyan dahil nga po noong nakaraang hearing dyan po sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nang mag-ruling ito pong si Senator Risa Ontiveros na i-contempt ito pong si Apollo Quiboloy, agad po yung tinutulan nitong si Senator Robin Padilla. At meron pong ruling dyan po sa Senado na kinakailangan po para mag-proceed ang cite in contempt, makakuha ng majority ang either man sa kanilang dalawa. Siyempre, sa presumptions, ang kukuha ngayon ng majority dahil nga tumututol itong si Senator Robin Padilla ay yung party niya. At dahil po dyan, ang mga kumpirmado na, katulad po ng napanood din po natin sa press conference kahapon, ito pong si Senator Aimee Marcos. Dahil sa paniniwala po nitong si Senator Aimee Marcos, mabait din po itong si Apollo Quiboloy at parang hindi daw po tama ayon po sa kanyang mga salita na ito daw po ay parang mistulang dinudumog, kinukuyog o pinagtutulungan. Ang kasama pa sa mga pumirma na po dito po sa ayaw na i-cite in contempt ito pong si Apollo Quiboloy ay si Senator Cynthia Villar, si Senator Bongo, at nagulat tayo rito mga tol at nalungkot ako dito. Kasi ibinoto ko din po itong si Senator JB Ejercito, the good one. Pero mukhang dapat ipaliwanag nitong si Senator JB Ejercito kung bakit po siya pumirma para po hindi i-cite in contempt itong si Apollo Quiboloy. Deserving siguro ang publiko, lalong-lalo na ang mga bumoto po dito kay Senator JB Ejercito na malaman po natin kung ano po ang kanyang kadahilanan. Bakit po ganito? Kasi alam niyo, ang mga senador, trabaho po nila ang magsagawa ng hearing in aid of legislation. Kung sa tingin po nila, nalalapastangan ng karapatan po nitong si Apollo Quiboloy to due process and yung rights against self-incrimination, eh paano naman yung iba na ipinatawag po dyan sa Senado na sa tingin nila hindi rin po sila nakakuha ng due process at saka hindi rin po naprotektahan yung kaning rights against self-incrimination. Ano po yun? Double standard? Kapag kasi Apollo Quiboloy ang involved, hindi pa pwede. Pagka ibang tao, pa pwede. Kapag ka ordinaryong tao at hindi kaanib sa isang relihiyon, pa pwede. Kapag kakaanib sa isang relihiyon o namumuno dito, hindi pa pwede. Katulad po ng pinalalabas nitong si Senator Robin Padilla. Kasi para kay Senator Robin Padilla, appears daw po ito ng simbahan na hindi pa pwedeng pakialaman. Para saan pa yung hearing in aid of legislation ninyo? Kung ganun lang din, itigil nyo na lahat ng mga hearing in aid of legislation dyan. Going back dito po sa balita, at least 8 signatures are needed to successfully block the contempt ruling that would effectively order Quiboloy's arrest. Dito ang pinag-uusapan po dito, yung mga members, kasama po dyan yung chairperson, vice chairperson, yung 9 regular members, at saka yung 3 ex officio members sa katauhan nitong sina Senate President pro tempore na si Senator Loren Legarda at saka
yung majority floor leader na si Joel Villanueva at minority floor leader na si Coco Pimentel. Ang mga miyembro, maliban pa po dito kina Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo Ejercito, ay si Mark Villar, si Nancy Binay, yung vice chairperson eh. Tapos si Grace Poe, at sino pa ba? Hindi ko na si Senator Rapi Tulfo, kasama din po dyan. Pero hindi ko na maalala yung ibang miyembro po ng committee. Kailangan walo po ang makuha dyan itong si Senator Robin Padilla para mapatigil po nila yung pag-cite in contempt at syempre ang epekto po kasi ng pag-cite in contempt ay ang eventual release ng warrant of arrest mula po sa Senate President. Kaugnay po niyan, ito pong si Senate President Mick Zubiri, hindi muna siya nagkomento at nirerespeto ang bawat panig nitong si Senator Risa Ontiveros at saka panig nitong si Senator Robin Padilla. Ngunit babalik tayo doon sa katwiran nitong si Senator Robin Padilla. Hindi ko talaga lubos maisip na isasangka lang ang reliyon para po hindi imbestigahan ng committee diyan po sa Senado. Ipinangatwiran pa nitong si Senator Robin Padilla na nung panahon daw po ng pag-hearing dito po sa kulto diyan po sa Sirugaw, yung kung tawagin ang leader nila ay Senyor Aguila, hindi din daw po siya doon dumalo. Aba, kung ganyan po ang paninindigan ng ating senador, para pong may kinikilingan. Alam po ninyo, Senator Robin Padilla, kung sa tingin po ninyo ay nalalapastangan ang karapatan to exercise sa pagpili ng relihiyon o yung kung anuman ang ginagawa sa loob ng relihiyon, di lahat na lamang po ng relihiyon, kapag ka gumawa ng mali, hindi na po pwedeng imbestigahan ng Senado. Ganun po ba yon, Senator Robin Padilla? At kung sinasabi nyo, nasa Department of Justice na, I agree. Pero hindi rin naman pwedeng pigilan ang mandato ng Senado na magsagawa ng hearing in aid of legislation. Ako, mas gusto ko talaga sampahan ng kaso si Apollo Quiboloy. Ngunit, hindi rin naman pwedeng pigilan at hindi ito ipinagbabawal ng isinasagawa ni Senator Risa Ontiveros dyan, gustuhin man natin o hindi, ay legal at meron pong pinagbabasihan po iyan. Senador po kayo, dapat mas alam nyo po iyan eh. Parang lumalabas tuloy dito na kahit ayaw nyo mang aminin, tagapagtanggol po kayo nitong si Apollo Quiboloy. Parang biniro nyo pa yung nagtanong kanina sa inyo na huwag naman ganyan. Hindi daw kayo tagapagtanggol? Maniniwala po ba ang mga Pilipino sa sinasabi ninyo, Senator Robin Padilla? Kung ano ang binibigkas po ninyo, simula po nung pangalawang hearing na dumalo po kayo dyan sa hearing ni Senator Risa Ontiveros at itong huling hearing, ang pananaw po ng publiko, ganun, kinampihan nyo po ito pong si Pastor Apollo Quiboloy. In-establish ninyo kung gaano siya kabuti para sa inyong pananaw. At ganun din pala itong si Cynthia Villar, dahil mabuti at kaibigan ng kanyang pamilya, kakampi na kagad. Paano na yung taong bayan? Paano na yung mga nag-aakusa? Alam niyo, sana kahit paano ginawa niyo na lang ang trabaho niyo bilang miyembro ng committee. Tinanong niyo dapat kung ang mga tao na yan ay nagsisinungaling o hindi. Hindi yung umaten po kayo dyan, particular ikaw Senator Robin Padilla, tapos ipapamukha pa sa mga resource person na parang duwag sila dahil hindi nagpapakita ng muka. Instead, dapat ang ginawa ninyo, sinuri ninyo ang kanilang mga testimonya kung sila ba ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Simple lang naman ang kailangan dyan eh. Kung talagang walang kasalanan itong si Apollo Quiboloy, harap siya. Ngayon, pagharap niya doon, hindi siya magsasalita, i-invoke niya lang yung kanyang karapatan against self-incrimination. Hindi na siya mapipigil, hindi na siya mapipwersa nitong si Senator Risa Ontiveros kung sasabihin niya lang, I invoke my rights against self-incrimination. Kaya nga ganun ang payo sa kanya ng ating kasalukuyang Pangulo at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Harapin niya lamang yung mga pagtatanong. Otherwise, face the consequences. Ano yon? Yung pagkaka-aresto. Pero pinigilan mo, Senator Robin Padilla. Anyway, wala tayong magagawa dyan mga tol kung yan ang paninindigan nitong si Senator Robin Padilla. Pero nagkamali din po tayo sa pagboto sa kanya. Ako, nagkamali po ako at ngayon mukhang nagkamali rin ako dito po kay JB Ejercito.
Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Before I let you go, please subscribe to this channel, follow our page, and pakipollow nyo na rin po ako dito sa ating TikTok account. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.